Amen, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at tayo po ay papatuloy sa ating pong banal na pagsamba. Pagpalain po tayong lahat ng mga Panginoon dahil po sa ating patuloy na pagtatapat at pagbibigay sa gawain ng ating dakilang Diyos. Tayong lahat po ay tumayo, mga minamahal, at tayo po ay dumalangin sa ating dakilang Diyos. At bigyan po natin ng galang mga salita ng Diyos sa oras na ito upang tayo po ay minsan pa pagpalain ng mga Panginoon sa ating gagawing pag-aaral ng mga salita ng Diyos. O pumapagpalang Diyos, makapangyarihan sa lahat, mga Panginoon, kami po ay nagpapasalamat muli sa gintong pagkakataon na pinagkalubos sa amin sa araw na ito. Kalakasan at kalusugan, O Diyos, malayang pagpupuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. O Diyos, minsan pa patawarin mo kami sa lahat po ng aming mga sala, sa aming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon. O Diyos, sa pangunang panalangin po ng man of God, ang beloved pastor, pagpalain mo po ang iyong mga salita. Sa ganang akin, wala mong magagawa, kayo maasal lamang sa iyong tulong, ikaw pang mangusap. Sa magitan ng iyong mga salita sa araw na ito, Ama, basbasan mo at pagpalain ang aming pong gagawing pag-aaral ng iyong mga salita. Alisin mo rin po ang mga hadlang, ang mga antok, ang mga panghihina, paglalakbay ng aking mga diwa at espiritu ay sama-sama naming sinasaway lahat ng uri ng hadlang. Ay, come on, you cast out, demonyo ka ng antok, panghihina. Cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Hallelujah, 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 praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga binmahal. At isa ang pinagpalang hapon ng ating pong pinaabot at pagbati, una at sigit sa lahat, sa ating dakila at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa Kanya lamang po ang lahat ng karangalan, ang lahat ng pagpupuri, ang pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating dakilang Diyos. Bigay po natin, mga kapatid, isang gising, buhay, malakas. Malakas na palakpak para po sa ating Diyos na buhay. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At ganoon din po, pinabot po natin ang ating pong mainit na pagbati sa ating minamahal at ginagalang na mga magulang sa Panginoon. Ating beloved honorable evangelist, Waldo Estrada Almeda, ang ating buting pastor, ang man of God na ginamit ng Diyos, kinasangkapan para po sa ating mga kaligtasan, at pinili at hinirang ng Diyos upang pamunuan po ang napakalawak, napakalago, walang katulad at walang kaparis na gawain ng Diyos, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ano din po sa ating beloved Honorable Aston Pastor, beloved Mama Dear, na hindi po natin makakalimutan ang kanyang mga iniwan na mga turo at aral, yan po ay mananatili pong nakatatak sa ating mga puso at patuloy po nating gagawin sa buhay ang lahat po ng ating pong narinig, natutunan na mga pagtuturo ng ating minamahal, inagalang Aston Pastor Lino C. Almeda. At binabati din natin, mga kapatid, pati na rin po ang kanilang mga beloved children, manugang apo, at sa lahat po ng mga beloved minister na banalagawain ng mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. At binabati din natin, mga kapatid, sa ating mga bisita sa araw na ito, kung meron man, kayo po ay welcome po sa gawain ng ating dakilang Diyos. Isang biyaya at pagpapala na kayo po ay napunta rito at hindi po aksidente o disgrasya na kayo po ay nandito, mga minamahal naming mga bisita, kundi ito po ay grasya ng Diyos. Mahal po kayo ng Diyos at niloob ng Diyos na kayo po ay makarating po sa gawain ng Panginoon. Kaya ito po ay nawa ay bigyan natin ng halaga na tayo ay patuloy na sasamba sa gawain ng Diyos sa gawain po ito. Purihin ang mahal na Panginoon. Binabati din natin ating mga beloved elder, ating mga prayer warrior, beloved preacher, sa aking mga kapwa manggagawa, sa aking beloved sweethearts, sa aking mga anak, manugang apo, sa lahat po ng ating po mga awit, manunugtog, sa lahat po ng ating pong matatapat at masisigasig na mga kapatiran dito po sa banal na gawain, Lucena Outreach at lahat ng kapurihan, karangalan
pagpupuri, pagsamba ay para lamang po sa ating dakilang Diyos. Amen? Bigay po natin mga kapatid, palakpakan natin muli ang ating mahal na Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah, praise the Lord. At tayo po mga kapatid, ay magpapatuloy sa ating pong Bible study. Noong pong araw ng Sabado ng umaga, mga kapatid, tayo po ay tumalakay ng pitong bagay o pitong nakakamatay na kasalanan. Ngunit mga kapatid, sa Biblia, lahat ng kasalanan po ay nakakamatay po. Sapagkat sabi ng Biblia, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang lahat ng kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga, lahat ng kasalanan po ay ikamamatay. Puri ng dakilang Diyos, at tayo po ay nagtapos, mga kapatid, doon po sa kasalanan ng inggit. Inggit, mga kapatid. Kaya bawal po sa atin bilang mga Kristiyano yung tayo po ay magkaroon ng espiritu ng inggit. Yan po ay nasa banal na kasulatan. At mga kapatid, sabi rito, ang paninibugho o yung inggit ay nakakamatay. Sabi nga ng sanlibutan, mamatay ka sa inggit. Hello? Di ba meron ganun sa sanlibutan? Mamatay ka sa inggit. Kaya po, nakakamatay po talaga yung inggit. Ang sabi rito sa Job chapter 5 verse 2, ang sabi rito, ang paninibugho o yung inggit ay pumapatay sa mangmang. Ang ibig sabihin mga kapatid, pati po yung paninibugo o yung inggit, ito po ay gawa ng mga taong mangmang. Sige po, basahin po muna natin mga kapatid. Dito po sa aklat ng Job, Kapitulo 5, talata ay 2. Sapagkat ang bigat ng loob ay pumapatay sa taong hangal, at ang paninibugho ay pumapatay sa mangmang. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Everybody, praise the Lord. Ang paninibugho, mga kapatid, medyo malalim po itong Tagalog, yan po ay nangangahulugan ng inggit, envy. Sa English po, envy. Ang ibig sabihin, yung paninibugho, inggit po yun. Ang sabi rito, palitan na natin yung paninibugho, gawin na natin inggit. Ang inggit ay pumapatay sa mangmang. Kaya nga nakakamatay po yung inggit. Sa banal na kasulatan, marami po mga tao, mga kapatid, na napuspos ng inggit, galit. Dahil yan po, magkakarugtong po yan, yung galit. Kasi pag meron kang inggit, nagagalit ka doon sa kinainggitan mo. Masamang espiritu yan, mga kapatid. Sa banal na kasulatan, mga kapatid, itong si Cain, dahil sa kanyang inggit, galit sa kanyang kapatid, pinatay niya po ang kanyang kapatid. Kaya nakakamatay po yung pong inggit. Kaya sa ating bilang mga Kristiyano, mga kapatid, huwag po tayong nag-iinggit sa ating kapwa. Amen? Kung wala tayong pagpapala, humingi tayo sa Diyos, dahil ang Diyos po ay masaganang magbigay. Sabi ng Biblia, wala ka, hindi ka tumatanggap dahil hindi ka humihingi. Kaya ang kailangan natin, manalangin tayo lagi, humingi tayo sa Diyos at huwag po tayong maiinggit. Dahil mga kapatid, iyan po ay nakakamatay, puri ng dakilang Diyos. At maraming istorya dito sa banal na kasulatan na mga taong nagkaroon ng inggit, nandoon yung kanilang puot, kanilang galit, yan na po isa, si Cain. Dahil ang kanyang alay, hindi po tinatanggap ng Diyos. Samantalang si Abel, gustong-gusto ng Diyos ang kanyang mga alay, sapagkat mga kapatid, ang inaalay ni Abel ay yung pong pinaka-the best, magaganda. Sa kanyang mga tupa, pinipili niya yung pinaka-magaganda. At sa pinaka-magaganda, pipili pa siya ng pinaka-maganda pa. At iyon ang binibigay niya sa Diyos. Kaya ang Diyos ay lugod na lugod at tinatanggap ng Diyos ang hain ni Abel. Samantalang si Cain, ang kanyang handog, bulok, may mga sira. Yung hindi na mapapakinabangan, yung hindi na mabebenta, yun ang binibigay niya, kumbaga ay mga reject, ha? Tira-tira. Kaya sa ating paglilingkod, huwag nating ibigay yung tira-tira. Ha? Ang ibibigay natin ay the best. Huwag tayong sasamba
natira-tira lang yung oras natin. Pupunta tayo sa gawain, patapos na ang gawain. Wala na tayong maaabot, mga kapatid. Kulang yung ating pagdalo, kulang yung ating pagsamba. Kaya yung ating pag-aalay, mga kapatid, huwag po nating ibibigay yung pangit, ha? Yung hindi maayos. Dapat ibibigay natin sa Diyos, mga kapatid, the best na serbisyo, the best na paglilingkod, pinakamahusay at pinakamagaling natin na alay sa Panginoon. Iyan ang bigay natin. Kaya nga, mga kapatid, si Cain po, nagalit, nainis, nagselos kay Abel dahil yung kanyang alay, yun lang ang kanyang tinatanggap ng Diyos. Samantalang si Cain, hindi tinatanggap ng Diyos kasi nga mga reject eh, mga pangit. So yung aral dito, mga kapatid, pag magbibigay tayo sa Diyos, the best, katulad ni Abel, ibinigay niya yung pinakamahusay, pinakamaganda, mga kapatid, at ang Diyos po ay nalugod. Huwag nating tularan si Cain. Ang binigay ay reject. May mga mansa, may mga sira na kahit ibenta mo, hindi na mabibili. Hello? Kaya, mga kapatid, yung galit at yung puot, selos, ayan, nagbunga ng pagpatay. Kaya nga ang sabi rito sa ating pag-aaral, ang galit po o yung selos ay nakakamatay. Puri ng dakilang Diyos. At tayo magpapatuloy, mga kapatid, sa susunod. Ito po, yung pang-apat, galit. Sabi rito ng banal na kasulatan, mga kapatid, bawat napupuot sa kanyang kapatid ay mapapasaapoy ng impyerno. Pag meron tayong hatred, meron tayong puot, meron tayong galit, hindi tayo marunong magpatawad. Sa mga nagkakasala sa atin, mga kapatid, yan po ay galit. Yung galit mo, sabi ng Biblia, magalit ka, pero huwag kang magkasala. Na ang ibig sabihin, yung galit po ay huwag pong maghari sa ating puso. Bago lumubog ang araw, dapat wala na po yung galit natin. Nagpapatawad tayo kaagad. Dahil pag inabot po yung galit natin sa puso natin, isang linggo na, di pa rin tayo nagpapatawad. Ayaw nating makita yung kinainisan natin. Yan po ay puot. At yan po, mga kapatid, ay kasalanan na matatapon ka doon sa impyerno. Kasi yung puot at galit, mga kapatid, katumbas ng kasalanang pagpatay. Di mo na kailangan pumatay, aktwal ng tao. Pag meron kang puot, galit, katumbas ng kasalanan niyan ay pagpatay. Kaya sa banal na kasulatan, mga kapatid, ayaw ng Diyos na tayo po ay magkikimkim ng galit. Kaya ang sabi rito, mga kapatid, basahin natin ang banal na kasulatan, sabi rito, sa 1 John chapter 3, verse 15, ang napupuot ay mamamatay tao. So tingnan nyo po, 1 John chapter 3, verse 15, yung may puot, yung may galit, yung may hatred sa kanyang puso, mga kapatid, sabi rito, ay mamamatay tao. Kaya yung kasalanan na galit, puot, yan, mga kapatid, ay katumbas ng kasalanan ng pagpatay ng tao. Sige po. Dito po sa kalatang unang Juan, kapitulo 3, ang talata po ay 15. Ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao, at nalalaman ninyong sinumang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Wala pong kaligtasan. Ayan po, sabi ng Biblia. Wala pong kaligtasan, hindi pinananahan ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, hindi ka maliligtas. Hindi ka malalangit pag meron tayong kinikimkim na puot at galit. Ang sabi pa rito, mga kapatid, sa Matthew chapter 5, verse 22, bawat napupuot sa kanyang kapatid ay mapapasaapoy ng impyerno. Pag meron kang galit, dito naman, mga kapatid, yung merong puot ay mamamatay tao. At hindi pinanahanan ng buhay na walang hanggan, walang kaligtasan, mga kapatid. Actually, yung nabasa kong libro, nakapahayagan ng impyerno. Maraming mga kaluluwa napunta sa impyerno. Bakit? Hindi nila nagawang magpatawad. Merong istorya doon, natatandaan ko yung kanyang asawang lalaki.
kumbaga ay nagkaroon ng babae. Dahil siya ay Kristiyano, mga kapatid, hindi niya mapatawad yung kanyang asawang lalaki. Hanggang sa siya ay namatay. Alam niyo kung saan siya napunta? Doon sa impyerno. Mga kapatid, kailangan nating magpatawad. Kailangan nating palayain ang ating espiritu, ang ating buhay. Magpatawad ka. Ngayon, malapit na naman ang Pasko. Araw ng pagpapatawad. Hello? Kaya yung kagalit nyo, lapitan nyo, makipagbati po kayo, makipag-ayos po kayo. Ha? Hindi po yung nagsasamba tayo, narito tayo, nagkikita-kita, pero hindi naman tayo nagkikibuan. Nandoon naman yung ating mga puot, yung ating galit. Mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan, ang napupuot sa kanyang kapatid ay mapapasapoy ng impyerno. Basahin natin ito, Matthew chapter 5, verse 22. Dito po sa aklat ng Mateo, kapitulo 5, talata ay 22. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, Ulol ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Ayan, palakpakan natin ang dakilang Diyos. Kaya mga kapatid, maging maingat po tayo. Huwag natin sasabihin yung kapatid natin na, anong sabi dyan? U-L-O-L. Ayaw akong banggitin. U-L-O-L. Ayan, nakalagay dyan. Mapapasanganib ka ng impyerno. Magkaroon ka ng hatred, galit, na matagal na, na hindi mo mapatawad dahil nagkaroon na nagkasala sa iyo. Mga kapatid, lahat tayo ay nagkakasala. Hindi tayo perfecto. May pagkakataon tayo po ay nababagsak, tayo ay nagkakasala. Kaya dapat tayong magpapatawad sa mga taong nagkakasala sa atin. Mga kapatid, Pasko na po, malapit na. Kaya ibigay po natin yung ating pag-ibig, magpatawad po tayo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga kapatid, sa Ephesians chapter 4, verse 26, kayo'y magalit, ngunit huwag kayong magkasala. Huwag lubugan ang iyong galit. Huwag lubugan ang araw ang iyong galit. Ibig sabihin, pwede tayong magalit, pero yung hindi talaga galit na pansamantala, basahin natin, mga kapatid. Dito po sa aklat ng mga taga-Epeso, kapitulo 4, ang talata po ay 26. Kayo'y mga galit at huwag kayong magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, purihin ang mahal na Panginoon. Dahil kung meron tayong galit, mga kapatid, oras na mag-rapture, hindi ka masasama. Katulad ng kinukwenta ko po sa inyo, yung isang babae, dahil yung asawa niya ay nagkaroon ng babae, galit na galit siya, hindi niya mapatawad, mga kapatid, ang kanyang asawa. Pagamat humihingi ng tawad, katakot-takot ang paghingi ng tawad, hindi niya pinatawad. Namatay ang babae, napunta doon sa impyerno. Ang kasalanan dahil hindi nagpatawad. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sabi rito, kayo mga galit at huwag kayong magkasala. Paano ba yun? Yung magagalit ka pero hindi ka magkasala, huwag lubugan ang araw ang iyong galit. Katulad ng bata. Yung mga bata, nag-aawayan. Diyan pa, naglalaro sila. Pero, pagkatapos ng awin nila, maya-maya, bati na naman yan. Hindi sila nagtatalim ng galit. Sila ay naglalaro, minsan hindi sila magkasundo, nag-aaway sila, pero sandali lang yun. Pagkaraan ng mga ilang oras, bati na naman sila, laro na naman sila. So yun ang kasalanan, yun ang galit na hindi magdadala sa impyerno. Ibig sabihin yung galit natin, pansamantala lang. Hindi pang matagalan, kahit humihingi na ng tawad, di pa rin tayo nagpapatawad. Ayan ang mabigat. Kasi po, humihingi ng tawad, ayaw mong patawarin, nasa iyo na po ang kasalanan. Kaya dapat po tayo magpapatawad. Yung galit po ay nakakamatay. Totoo po yan, kahit sa mga nangyayari dito sa ating mundo. Mga kapatid, nagkaroon ng mga, merong mga namatay. Ha? May napatay dahil po sa galit at puot. Kaya
makatotohanan po na ang galit po ay nakakamatay. Amen? Puri ng dakilang Diyos. Tuloy po tayo mga kapatid, sa number 5 po tayo. Isa sa mga kasalanang nakakamatay. Ano po, sabi rito, gluttony, gluttony. Ibig sabihin, katakawan. Yung katakawan, mga kapatid, kasalanan pala yun. Sabi ng Biblia. Yung sobrang kain tayo ng kain. Kahit busog ka na, sige ka pa rin ng kain. Katakawan po yan, masamang espiritu ng katakawan. Hindi po ako nagsasabi niyan, ang banal na kasulatan. Sabi rito, mga kapatid, sa Proverbs chapter 23, verse 20 hanggang 21. Sabi riyan, huwag kang makikisama sa mga lasinggo at sama naman ng pagkakabasa rito, basiba sa pagkain. Ha? Ibig sabihin, huwag kang makikisama sa mga lasinggo at sa kalunsa. Matakaw. Masakit bang banggitin, mga kapatid, pero yun ang nakalagay dito. Sapagkat sila'y masasadlak sa kahirapan at darating ang panahong magdadamit ng basahan. Basahin natin mga kapatid, sabi riyan, huwag kayong makikisama sa mga lasinggo. Sinong lasinggo rito? Hello? Sige, basahin natin. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 23, talata ay 20. Huwag kang mapasama sa mga mapaglango sa mga mayamong mangangain ng karne, talatang 21. Sapagkat ang manglalasing at ang mayamo ay darating sa karalitaan at ang antok ay magbibihis sa tao ng pagkapulubi. Amen. Palakpakan natin mga kapatid, medyo malalim po ang translation po dito. Itong Tagalog na bagong salin ng Tagalog, medyo mababaw po siya at madaling intindihin at unawain. Ganito ang sabi mga kapatid. Sabi rito ng banal na kasulatan, huwag kang makikisama sa mga lasinggo at masiba sa pagkain. Masakit po, pasensya na po kayo, yung kasi ang nakalagay dito. Pagkat sila'y masasadlak sa kahirapan at darating ang panahon na sila'y magdaramit ng basahan. Ang bunga pala nito ay kalukhaan, kahirapan. Huwag raw po tayong makikisama sa mga maglalasing. Hello, pinagbabawal po. Sino ba naglalasing dito? Hello? Bakit sabihin natin kasi, brother, eh, malamig ang panahon, painit lang naman to, shot lang. Kunti-kunti lang. Mga kapatid, ang marami po ay nagsisimula sa paunti-unti. Kaya para hindi tayo makarami, huwag ka lang uminom dahil magkakasala po kayo. Ayan, at sabi rito, ang mabigat pa rito yung mga masiba sa pagkain. Nako, medyo masakit po itong sabihin mga kapatid, pero wala po akong magawa kundi dahil ito ang sinasabi ng Biblia. Ha? Ang ibig sabihin mga kapatid, ayaw lang disong tayo po ay kain ng kain. Sobra-sobra na yung kinakain natin. Ha? Kasi alam niyo ba nakakamatay ang sobrang pagkain? Totoo naman po talaga yun eh. Bakit? Pag sobra-sobra ang kain mo, ay magkakasakit ka, ma-diabetes ka, ma-high blood ka, oh, ma-stroke ka, patay ka. Kaya yung sobrang pagkain, nakakamatay po. Hello? Pero sa Biblia, mga kapatid, yung mga nag-aayuno, hindi kumakain, humahaba ang buhay. Kabaliktaran po. Yung mga nagpapastig, hindi kumakain. Nang ilang araw, 3 araw, 10 araw, para lamang paglilinis sa katawan, lalo tayong maging mainit sa Diyos. Yan po ay biblikal, mga kapatid. Gagaling ang sakit mo pag ikaw ay nag-aayuno, di ka kumakain. Natural, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, darating ang kagalingan mo pag tayo po ay nag-aayuno. Bakit? Sa dami na ng ating kinakain, mga kapatid, marami ng lason sa katawan po natin.
Yan po ang katotohanan. Kaya, ang Panginoon po ay gumawa ng ito ay para lamang sa mga Kristiyano na pag tayo po ay may karamdaman, kailangan nating mag-ayuno para mawala po yung sakit sa katawan. Samantalang pagkain ka ng kain, darami ang sakit mo hanggang high blood ka, hanggang ikaw ay ma-stroke. Dami pong kaso, mga kapatid, ng ganyan. Bigla na lang nabuwan, patay. Bakit? Na high blood pala sa pagkain. Kung minsan, mga kapatid, madali nating sabihin, kasalanan yung paninigarilyo. Yung pag-inom ng alak, pero yung pagkain, kasalanan din pala. Kung sobra-sobra. Amen? Ang sabi rito ng banal na kasulatan, mga kapatid, dito sa Proverbs chapter 23, verse 1 hanggang 3. Sabi rito, kung ikaw man ay matakaw, pigilin mo ang iyong sarili. Mga kapatid, sige po, basahin natin ito. Dito po sa aklat ng mga Kawikaan, chapter 23, ang talata po 1 hanggang 3. Pagka ikaw ay nauupong kumain, nakasalo ng isang pangulo, kilanlin mong maigi siya na nasa harap mo, at maglagay ka ng sundang sa iyong lalamunan kung ikaw ay taong bigay sa pagkain. Huwag kang mapagnais ng kanyang mga masarap na pagkain, yamang mga marangyang pagkain. Amen! Palakpakan natin ang dakilang Diyos, purihin ang mahal ng Panginoon. Dito po, mga kapatid, sa bagong salin ng Biblia, sabi nito, kung ikaw man ay matakaw, pigilin mo. Ayan. Huwag dudukwang agad sa pagkain. Baka yun ay parapain lang sa'yo. Ibig sabihin, kung ikaw po ay naimbitahan, mga kapatid, huwag kang basta-basta kukuha ng pagkain. Kasi baka hindi para sa'yo yun. Hello? Ha? At ang sabi pa rito, mga kapatid, ng banal na kasulatan, baka yun ay pain lang. Kumbaga ay sinusubok lang tayo. Kaya dapat natin supilin, pigilin ang ating sarili. Para mga kapatid, ang ating buhay, mga kapatid, ay lalo pang maging malusog. Bawas-bawasan natin yung pagkain. Hello? Lalo na ngayon, malapit na ang Pasko. Walang tigil ang kainan. Kain dito, kain doon sa kabila. Nako mga kapatid, medyo dumistansya po tayo. Medyo awat tayo, ha? Baka mamaya eh, bigla ka na lang mabuwal dyan. Oh, alalay lang mga kapatid sa ating pagkain. Sabi ng Biblia, ba, pigilin natin ang ating mga sarili. Talagang nakakamatay po ang pagkain. Pag sobra, sobra po ang pagkain. Meron pong alam mga kapatid, isang brother. Ha? Noon, pasting po kami doon sa Indang Cavite. Matagal na itong patutuo. Pasting po kami. Pinagpasting kami doon nila mamamala pastor. Mga kapatid, siya, nakailang days na kami. 3 days na siguro. Yung isang kapatid natin, hindi po talaga nakatis. Siyempre, dahil sa medyo malakas kumain kasi yun. Medyo mataba siya eh. Nung gabi na mga kapatid, nakita niya doon sa kusina, naglagay ng pagkain doon sa taas. Kasi doon sa mga probinsya, merong mga nakasabit, parang basket ba, doon nilalagay yung pagkain. Para hindi makuha ng pusa, hindi makuha ng daga, hindi makuha ng aso. Kung madilim na po, gabi na kasi natutulog na nga eh. Yung kapatid na ito, dahil di nakatiis, pumasok mo doon sa kusina. Akmang kukunin niya yung pagkain, mga kapatid, dahil nakasabit po, akmang kukunin niya yung pagkain, ha, kukunin niya na, eh may pumasok, may dumating yung may-ari. Binuksan yung ilaw, nahuli po siya. Akmang nakukunin ng ganun. Sabi nung may-ari, ano yan, ano yan? Wala po, nag-exercise lang ako. Nag-exercise daw siya. Kasi nga po, mga kapatid, hindi, sabi nung tao, bakit kinukuha mo yan? Eh para sa aso yan eh. Hindi yan para sa tao. Ayun. Kaya yung pagkain, mga kapatid, kung minsan, malaking tukso sa atin. Bilang mga Kristiyano, dapat supilin natin ang ating mga sarili. Lalo na yung mga soft drinks. Naku, nakakamatay po yan. Dahil lason po yan. Habang ikaw ay tumatagal, inom ka ng soft drinks,
dumadami yung sugar sa katawan mo. Pag ikaw ay nasubrahan ka na ng kaiinom, ayun, magkakadiabetes ka, magkakasakit ka. Kaya ang nagiging bunga po, mga kapatid, ay kamatayan. Nakakamatay po yung masyadong kain ang kain. Kaya meron kaming kasamaan doon, mga kapatid, sa sobrang malakas siya kumain. Pati yung mga hinain doon sa puntod. Dahil yung mga Chinese, siyempre pag fiesta ng patay, nagdadala ng mga pagkain doon sa puntod. Lechon, lechong manok, lechong kawali. Babantayan niya yun, mga kapatid. May soft drinks pa, may mga prutas. Pag alis po nung nagdala, kukunin niya yung mga pagkain, kakainin niya po. Pagdating nung naglagay, aba, kinain na yung aming, kinain na yung aming handa. Akala niya yung patay ang kumain, hindi niya alam, may kumuha. Ganun po ang kanya nagiging ugali hanggang sa siya po ay nagkasakit. Lumaki ang tiyan niya po. Siguro hindi natin alam dahil yung mga, kasi open food po kasi yun. At yun po ay, hindi natin alam, baka may mga formalin po yun. Ayun, nagkasakit po siya. Ngayon, wala na po siya. Dahil sa pagkain po. Pero sa pag-aayon ng mga kapatid, sinasabi ng Biblia, pag tayo po ay nagpapasting, hindi tayo kumakain, nakakabuti para sa atin. Dahil ang pag-aayon, no, mga kapatid, ay nagpapagaling ng sakit ng karamdaman. Sabi rito sa Isaiah chapter 58, basahin natin ang verse 6 hanggang 8. Tingnan niyo ang sinasabi ng Biblia. Dito po sa aklat ng Isaiah kapitulo 58, talata 6 hanggang 8. Hindi baga ito ang ayuno na aking pinili na kalagin ang mga tali ng kasamaan, na pagaanin ang mga pasan at papaging layain ang napipighati at iyong alisin ang lahat ng atang. Hindi baga ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutom at dalhin mo sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan. Baka nakakakita ka ng hubad na iyong bihisan at huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao. Kung magkagayoy, sisikat ang iyong liwanag na parang umaga at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw at ang iyong katwiran ay mangunguna sa iyo. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay liko. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Dito makikita mo, mga kapatid, yung pag-aayon na po, ang sabi rito, ay biglang lilitaw ang iyong kagalingan. Yan po ay totoo. Dahil ang sabi ng malang pastor, pag ikaw ay magpapakansil doon, nasabihin, mag-ayon ka at gagaling ka. Katulad si Brother George, nung siya ay nagkasakit doon, anong sabi ng malang pastor? Nalilaw po si Brother George. Hindi malaman kung anong sakit yun. Nalilaw po ang kanyang katawan. Pati yung kanyang mata, nalilaw po. Pero isa lang sinabi ng malang pastor, mag-ayuno ka. Tuloy-tuloy ang fasting mo. Pagkaraan po ng mga 20 days, bumalik siya sa malang pastor. Hindi pa rin siya magaling. Sabi ng malang pastor, mag-ayuno ka pa. Tuloy pa. Hanggang umabot siya ng 40 days. Pagkaraan ng 40 days, mga kapatid, gumaling po siya. Palakpakan natin ang ating malang pastor. Kaya yung pag-aayuno po, pagpapagaling ng ating karamdaman, nagpapahaba ng buhay, magiging malusog ang katawan po natin. Dapat lang nating gawin yun, mga kapatid, sapagkat tayo ay templo ng Diyos. Ang Diyos po ay nasa puso natin, sa buhay natin. Kaya dapat nating ingatan yung katawan natin, ingatan natin ang ating mga sarili, puro ng dakilang Diyos. Kung tayo man ay kakain, mga kapatid, eh yung konti-konti lang. Yung sapat lang po, wag po yung sobra-sobra. Dahil nakakamatay po yung sobrang pagkain. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya maraming kaso ngayon, yung na-heart attack, biglang na lang nabuwal, tinugon sa ospital, pagdating na patay na po. Sobrang pagkain. Lalo na ngayon, magpapasko. Siyempre, maghalo tayo ng mga lechon. Yan. Ang daming, ano po yan, nakakamatay po. Purihin ang dakilang Diyos. Kaya, yung pong gluttony o yung katakawan, mga kapatid, iyan po ay nakakamatay. Sobrang pagkain po rin ang dakilang Diyos.
Tuloy po tayo mga kapatid. At ang pang-pito, ang pang-anim mga kapatid, ang saborito, yung pong greed, kasakiman. Isa sa mga kasalanan ng nakakamatay mga kapatid, yung pong kasakiman. Totoo po yun. Sapagkat saborito mga kapatid, ng banal na kasulatan, basihan tayo sa anumang meron tayo. Dito po mga kapatid, basahin natin dito sa banal na kasulatan, dito sa Luke chapter 12. Verse 15. Dapat tayong magkaroon ng contentment sa buhay. Kung ano yung ating pong pagpapala na ibinigay ng Diyos, doon po tayo maging masaya. Huwag na po tayo maghangad ng mas marami pa. Kasi po yung kasakiman, ha? Walang satisfaction, walang kasapatan, mayaman na, naghahangad pa ng mas marami. Ayan. Ang kasakiman ay malaking kasalanan sa mahal na Panginoon. Basahin po natin mga kapatid. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 12, ang talata po ay 15. At sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Amen! Palakpakan natin ang dagilang Diyos. Praise the Lord! Kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman. Ano po yung kasakiman, mga kapatid? Yung wala kang satisfaction, wala kang kasapatan, meron ka na, lalo ka pang naghahangad, wala kang ka, parang yung, parang katakawan din, mga kapatid. Hello? Wala kang kabusugan, wala kang kasapatan, may milyones ka na nga, gusto mo maging 2 milyon pa, maging 3 milyon pa ang pera mo, hanggang maging 10 milyon, hanggang sa gusto mo pa ng dumami. Kaya ang sabi ng malak Panginoon dito mga kapatid, kayo mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Puri ng ating dakilang Diyos. Di baling ganito lang yung buhay mo. Ang mahalaga yung kaligtasan sa kabilang buhay. Kahit mahirap lang tayo sa lupang ito, dapat tayong magpapasalamat sa Diyos. Huwag tayong mainggit sa mga sanlibutan, sa mga mayayaman, mga kapatid. Sapagkat higit pa tayong mas mayaman sa kanila dahil meron tayong kaligtasan na pagkatapos ng buhay natin sa lupang ito, tayo ay tutungo na sa tunay nating langit bahay sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi rito, mag-ingat kayo sa kasakiman. Kasakiman, mga kapatid, ito po yung wala kang satisfaction, wala kang contentment, yung ikaw ay gusto mo pang labis, magkaroon ka pa ng higit na higit pa, katulad ng lalaki dito, dahil yung karugtong dito mga kapatid, sa verse 16 hanggang pababa, ay nagsaysay ang Panginoon ng isang talinghaga dyan, ng isang lalaking mayaman na, tinitignan niya ang kanyang bukid, ang daming ani. Sabi niya, anong gagawin ko kaya? Sobrang dami na ng aking biyaya. Sobrang dami na ng aking aanihin. Samantalang yung aking kamalig ay maliit lang. Hindi kakasya yung kamalig ko. Ang sabi niya, alam ko na, pagigiba ko yung aking maliit na kamalig at ako'y magpapagawa ng mas malaki pa. At doon ko i-imbak ang lahat ng aking ani, lahat ng aking salapi, lahat ng aking kayamanan ay doon ko ilalagay at sasabihin ko sa aking kaluluwa. Kaluluwa ko, mayaman ka na, marami ka ng pag-aari, uminom ka, kumain ka, magsaya ka, sapagkat mayaman ka na. Pero isang gabi, mga kapatid, sabi ng Diyos, hangal, sa araw na ito ay kukunin ko ang iyong kaluluwa. Saan mapupunta ang iyong mga ihinanda? Ganito nga, ang nagpapakayaman sa lupa, ngunit mangmang sa harapan ng Diyos. Basahin natin mga kapatid. Umpisa natin doon sa 17. Ayan, nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 12, talata ay 17. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga naning bunga?
At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari at sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring makakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya? Tuloy. Talatang 21. Gayon nga ang magpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang dagilang Diyos. Purihin ang mahal ng Panginoon. So anong aral po nating makikita dito, mga kapatid, makontento tayo sa ating mga pagpapala na ibinibigay ng Diyos. Dahil sa ating paghahangad ng sobra-sobra, mga kapatid, ang kasakiman ay pagnanasa sa kayamanan at ito ay nagdadala ng bitag sa lahat ng tao upang madala sa kapahamakan. Labagkat ang sabi ng Biblia, for the love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. So yung mayaman, mga kapatid, hindi siya nakontento. Pinagiba niya pa yung kanyang kamalig. At nagmalaki pa, naghambog pa. Ako sabi niya, kaluluwa ko, mayaman ka na, marami ka ng kayamanan, mga pag-aari na nakaimbak. Magsaya ka, uminom ka, matuwa ka, maglasing ka. Lahat gawin mo na sapagkat ikaw ay marami ng kayamanan ng nakakamalig. Ngunit ang sabi ng Diyos, haling, hangal na lalaki. Sa araw na ito, kukunin ko yung kaluluwa saan mapupunta ang iyong pinundar. Ganyan nga ang nagpapakayaman sa lupang ito, ngunit mahirap sa harapan ng Diyos. Gayon nga nagpapakayaman sa kanyang-kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Kaya ang pinaka-point dito, mga kapatid, sinasabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa kasakiman. Ang tao na ito ay sakim sapagkat naghangad pa ng naghangad. Ngunit hindi niya alam, matatapos na pala yung buhay niya. Sayang yung kanyang ipinundar. Eh lahat naman ang ating pinundar, maiiwan talaga natin. Wala naman tayong madadala sa kabilang buhay. Sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, wala tayong dinalang anuman sa buhay na ito at wala rin tayong madadala paglisan natin dito. Kaya tayo masiyahan kung ano ang meron tayo. Pagpasalamat tayo sa Diyos na tayo ay patuloy na nakapaglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi nito, ang buhay ay hindi sa kasaganaan. Mga kapatid, kahit mahirap ka, sabi nga ng mahal na pastor, di baling piso-piso, basta na kay Kristo. Yun ang pinakamahalaga. Ha? Hindi naman tayo mahirap, hindi naman tayo mayaman. Purin ang dakilang Diyos, katamtaman lang yung buhay natin. Kasi kung sobra-sobra naman, yung pagpapala natin, aba ay baka mawala ko sa Diyos, baka makalimutan mo na ang Diyos. Yan ang panalangin ni David, Panginoon, huwag mo akong pagbigyan ng kayamanan sobra-sobra. Yung kailangan ko lang ang ibigay mo. Baka kung sobra-sobra, makalimutan kita. Pero huwag mo naman akong paghirapin, baka masumpa kita. Matalinong panalangin. Yung katamtaman lang, yung kailangan niya lang ibibigay ng Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, dito po, ha, ang pag-ibig sa salapi, yung mga nagnanasa, yung kasakiman, yung pagnanasa ng yumaman, mauhulog sa sari-saring pagkakasala. 1 Timothy chapter 6, verse 9 hanggang 10. Dito po sa aklat ng 1 Timoteo, kapitulo 6, ang talata po ay 9 hanggang 10. Datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nanguhulog sa tukso at sa silo at sa marami mga pitang hangal at nakakasama na siya naglulubog sa mga tao sa kapamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Amen! Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Praise the Lord! Kaya mga kapatid, yung kasakiman nagdadala sa tao sa kamatayan. Totoo po yan. Kahit sa ating panahon na ito, maraming kaso ang nangyayari nang dahil po sa salapi, pumapatay ang tao.
Ito yung nakakalungkot sa ating panahon. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, ang pag-ibig sa salapi, sa verse 9 muna, anong sabi diyan? Datapat ang mga nagsisipag na sangyumaman ay mga huhulog sa tukso, sa silo, at sa maraming mga pita at hangal na kasama, nakakasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Bakit po? Pag ang tao po, marami ng pera, nag-iiba na yung ugali. Hello? Nag-iiba na yung ugali. Hindi mo na ma-reach, hindi mo na makausap. Pinipili na yung kinakausap. Hello? Kasi marami na po eh. Pinagpala na, kumbaga nakataas na po. Kaya sana, kahit na tayo pinagpapala, mga kapatid, manatili tayong humble, mapagpakumbaba. Amen? Purin ang ating dakilang Diyos. Sapagkat ang buhay, sabi nga rito sa Jesus, sapagkat ang pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Totoo po yun. Sa panahon natin, ang lahat ng kasamaan, ang pinagbubuhatan ay pera. Yung mga holdapan sa bangko, yung mga patayan, mga kapatid, ang nagiging ugat dahil sa salapi. Gumagawa ng mga illegal, pumapatay. Bakit? Dahil sa pera. Kaya totoo po ang sinasabi ng Biblia, for the love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa salapi, mga kapatid, ay ugat ng lahat ng kasamaan. Itaas natin po yung basa. Dito sa 6 at 7, anong sinasabi dyan? Datapat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabang. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masaya na tayo doon. Datapat, ayan. Ibig sabihin, kung ano yung ating kalagayan, magpasalamat na tayo. Kasi nga mga kapatid, ang pinakamahalaga dito, yung kaligtasan ng kaluluwa natin. Hindi pa ito yung buhay natin. Sapagkat may pinangako ang Diyos, isang buhay sa piling ng Diyos. Na walang pagluha, walang gutom, walang karamdaman, puri ng ating dakilang Diyos. Kaya't makontento tayo kung ano po yung ating mga kinalalagyan, mga kapatid. Puri ng ating dakilang Diyos. Kaya sabi rito, mga kapatid, huwag nating pagtiwalaan yung kayamanan, yung mga salapi. Kasi yan, mga kapatid, madaling mawawala. Dito po, mga kapatid, sa 1 Timothy, dito rin po. Basahin po natin, mga kapatid, sa 1 Timothy chapter 6, 17 hanggang 19. Ito po sa aklat ng unang Timoteo, kapitulo 6, talatan 17 hanggang 19. Ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo na huwag magsipag mataas sa ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay. Amen. Praise the Lord. Sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na mangagtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Amen! Balakpakan natin ang dakilang Diyos, purihin ang ating mahal na Panginoon. Ito ang sulat ni Apostol Pablo. Pagbilinan mo ang mga mayayaman, ha, sa sanlibutan ito, na huwag magsipagmataas ng pag-iisip. Ang ibig sabihin, pag kayong tao pala ay medyo malakas na, pinagpala na, nag-iiba na po ang pag-uugali. Kaya yung kayamanan, nagpapabago ng buhay ng tao, nagiging masama. Ha? Bagamat di ko nila lahat, mga kapatid, pero ito ang kadalasan nangyayari. At huwag umasa sa kayamanang di mananatili. Ibig sabihin yung mga kayamanan sa lupa, madaling mawawala. Madaling maglalaho. Hindi mananatili. Ang sabi rito, kundi sila ay umasa sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Ang ibig sabihin ng Panginoon, yung ating mga biyaya, ating mga pagpapala, o tayo man ay binigyan ng kasaganaan ng Panginoon, mga kapatid,
Sabi ng Panginoon, ito ay para sa ikagagalak natin. Hindi para ipagyayabang, hindi para ipagmamalaki po rin ang dakilang Diyos, kundi ito po ay para po sa ating kapakinabangan. Dahil gusto ng Diyos, maging masaya ka, maging maligaya ka, at magpatuloy ka sa paglilingkod sa Diyos. Ito ang nais ng Diyos. At tayo po ay sabi rito sa verse 18, at sila'y magsigawa ng mabuti sa, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, maging mayaman sa mabuting gawa. Ano yung mabuting gawa? Na sila'y maging handa sa pamimigay. Ito yung masakit eh. Hindi kaya ng iba mamigay. Ito akin to. Pinaghirapan ko ito, bakit ko ibibigay? Yan ang tao, mga kapatid. Pero ang utos ng Diyos, mga kapatid, sila'y maging handa sa pamigay. Maibigil sa pamamahagi. Ibabahagi natin yung mga biyaya at pagpapala ng Diyos na ibinigay po sa atin. Kaya sabi rito ng banal na kasulatan, mga kapatid, na tayo po ay mag-ilag sa pag-ibig sa salapi. Sapagkat siya rin ang nagsasabi, hindi kita pagkukulangin. Hebrews chapter 13 verse 5. Ayan. Kaya ang sabi rito, paalala mga kapatid, na huwag nating ibigin ang salapi. Sige po, basahin natin. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, kapatid 13, ang talata po 5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Amen! Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Praise the Lord! Mag-ilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Hello? Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Makontento ro tayo. Huwag na tayong gumaya doon sa mga sa taong sinasabi ng Panginoon. Yung lalaki na naging sakim sa kanyang mga kayamanan. Salip na ipamahagi niya, inimbak niya yung kanyang mga kayamanan. Kaya ang Diyos sabi ng Biblia, hangal na lalaki. Bakit sinabing hangal? Kasi nga iniisip niya yung kanyang mga tinatanggap na mga biyaya ay galing sa sarili niyang lakas, sa sarili niyang abilidad. Hindi niya alam na ito ay binigay ng Diyos para sa kanya. Para gumawa siya ng mabuti, tumulong sa mga mahihirap, ibahagi ang kanyang mga pagpapala. Kaya ang sabi ng Diyos, hangal. Kaya kinuha na ng Diyos ang kanyang buhay. Kaya ang sabi rito, mag-ilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Magkasya kayo sa inyong tinatangkilik sapagkat siya rin ang nagsabi sa anumang paraan na hindi kita pagkukulangin. Yun ang napakaganda. Kahit na tayo po hindi mayaman, pero kasama natin ang Diyos. Siya ang nagsusupply at nagbibigay na makapagpapala. Purihin ang ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Salamat Panginoon, nandiyan ka lagi na hindi mo kami pinababayaan. Di ba napakasarap maglingkod sa Diyos na kahit tayo dumadanas ng hirap, hindi ka naman talagang apektado dahil ang sabi ng Diyos, hindi kita pababayaan. Hindi kita pagkukulangin. Naroon lagi. Sa oras, on time, kung magkaloob ang Panginoon. Hindi siya lagpas, hindi siya huli, saktong-sakto pag magbigay ang Panginoon. Kaya masarap po ang maglingkod sa Diyos. Amen? Palakpakan natin muli ang Panginoon. Kaya yung pong kasakiman, malaking kasalanan po yan. Nakakamatay po. Sapagkat dito sa Biblia, marami example po dito. Dahil sa kasakiman, napahamak po ang kanyang buhay. Si Akan, nandiyan po sa Biblia. Si Ananias at Sapphira, ito ay mga nahulog sa pagkakasala. Si Judas, na isa sa mga apostol ng Panginoon, napahamak siya dahil sa kasakiman, sa pera. Dahil siya ang taga-dala ng tithes and offering, dinudukot siya yung pera. Ninanakaw niya. Si Akan naman, mga kapatid, nagnakaw siya. Itinago ang ginto, magagandang mga balabal, utos ng Panginoon, walang kukuha na kahit na ano. Nilabag niya mga kapatid. Dito po sa Joshua chapter 7 verse 20-26, basahin niyo na lang po at hindi na natin babasahin. Basahin niyo sa bahay niyo. Nagnakaw siya at dahil doon natalo ang bansang Israel.
Dahil ang kanilang kalaban na bansang Ay, napakailiit lang, kukunti lang yung army nila. Pero sila ay tinalo na magamat marami sila dahil may nagkasala sa kanila. Si Akan, nagnakaw siya. Itinago ang ginto. Natuksong magnakaw dahil sa kayamanan, mga kapatid. Ha? At ang nangyari, mga kapatid, sabo rito, siya ay pinarusahan, binato. Hanggang mamatay, buti lamang kung siya lang, hindi, pati asawa niya, pamilya niya, pati mga anak niya. Kawawa, nadamay po dahil sa pagkakasala ni Akan. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya huwag natin kalilimutan, mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon. Ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaang tinatangkilik niya. Mga kapatid, kahit anong yaman mo, iiwanan mo lahat yan. Makuntento tayo kung ano man ang ating matanggap. Mga kalagayan ngayon, dahil ang pinakamahalaga ay yung kabilang buhay sa piling ng ating Panginoon. Walakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang pangpito na kasalanan ng nakakamatay, mga kapatid. Alam niyo kung ano? Katamaran. Hello? Katamaran po. Nakakamatay po yung katamaran. Ang sabi dito sa Proverbs chapter 21, verse 25 and 26, gutom ang papatay sa taong batugan pagkat ayaw niyang ikilos ang kanyang mga kamay. Ang taong tamad, manghihingi araw-araw, ngunit ang matuwid ay di magsasawang magbigay. Amen. Napakaganda po. Basahin natin, mga kapatid. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 21, talata ay 25 at 26. Ang nasa ng tamad ay pumapatay sa kanya sapagkat tumatanggi ang kanyang mga kamay sa paggawa. May nag-iimbot sa kasakiman buong araw, ngunit ang matuwid ay nagbibigay at hindi nagkakait. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, purihin ang Panginoon. Actually, mga kapatid, ayaw ng Diyos na mga Kristiyano po ay maging tamad. Ang katamaran ay kasalanan dahil sa hindi po paggawa o yung pagpapabaya sa ating mga tungkulin, sa mga talento na ibinigay sa atin ng Diyos na dapat ating ipagtatrabaho. Ngunit ang kasipagan, mga kapatid, ay isang katangian. Ngunit ang katamaran po ay kasalanan. Binigyan tayo ng abilidad, ng talent ng Panginoon, kakayahan, para tayo po ay gagawa, maglilingkod sa Diyos. Gagawin natin ang ating ministeryo. Gagawin natin ang tungkulin po natin. Dadalo tayo sa mga gawain ng Diyos. Ipamumuhay natin ang kanyang kalooban, mga kapatid. Bawat isa sa atin ay meron pong talent ibinigay ng Diyos. Bagamat hindi pare-parehas ang ating mga talento, ngunit ako'y naniniwala na lahat tayo ay meron pong kakayahan maglingkod sa Diyos. Binigyan niya tayo ng talent para tayo po ay makapaglingkod sa Diyos. Kaya po yung katamaran, iyan po ay malaking kasalanan. Puri ng ating dakilang Diyos. Ano ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid? Dito po sa Romans chapter 11 and 12, sabi riyan, magpakasipag kayo. Sige po, basahin natin. Romans chapter 12, verse 11 and 12. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, kapitulo 12, ang talata may 11 at 12. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapigatian, magmatsyagain sa pananalangin. Amen! Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah! Anong sabi riyan, mga kapatid, sa verse 11? Huwag mga tamad sa pagsusumikap. Ibig sabihin, mga kapatid, ayaw ng Diyos na tayo ay magpapabaya sa ating mga ministeryo, sa ating mga tungkulin. Bilang mga Kristiyano, alam na po natin ang dapat po natin gawin. Sabi ng Biblia, ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan araw ng Linggo. Mga kapatid, kahit tinatamad ka, kahit maraming hadlang, kahit ginagalit ka, hinahadlang ang kanang sino mang tao, huwag po kayong magpapahadlang sapagkat yan po ang ating obligasyon, yan ang ating tungkulin. Bilang mga Kristiyano, dadalo tayo
kahit hinaharangan tayo, kahit bumabagyo, kahit umuulan, walang makakahadlang sa atin sa pagdalo, pagsamba natin sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, huwag tamad sa pagsumikap. Maging masikap tayo sa pananalangin, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Gagawin natin ang kanyang gusto, ang kanyang kalooban. Magbabasa tayo ng Biblia. Kung meron pa tayong pagkakataon, hindi ka pa inaantok, magbabasa ka ng Biblia. Yun po yung pagsusumikap. At pagkatapos tayo ay luluhod at mananalangin sa Panginoon, mga kapatid. Maging malinga sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga mga kapatid, ito ay bagay na nakakamatay. Alam niyo ba yung isang alipin na tamad, pinagalitan ng Diyos? Ha? Ang sabi roon mga kapatid, ikaw, masama at tamad na alipin. Ayaw ng Diyos tayo po ay magtatamad-tamad. Hello? Kaya dapat natin gagawin ang kalooban ng Diyos. Maging masipag tayo sa pananalangin, maging masikap tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga kapatid. Basahin natin itong huling talata natin sa Matthew chapter 25, verse 18. Tatalo natin sa 26, 27, at tatalo natin sa 30. Ito po sa aklat ng Mateo, kapitulo 25, ang talata po ay 18. Datapot ang tumanggap ng isa ay yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Dito po sa talatang 26 at 27, datapot sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad, nalalaman mong ako'y gumagapas sa hindi ko inasikan at nagaani doon sa hindi ko sinabugan. Gayon pala'y ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipangalakal ng salapi at nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang akin pati ng pakinabang. Dito po sa talatang 30. At ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagnangalit ng mga ngipin. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Everybody, praise the Lord. So nakita natin dito kung ano ang kinahinatnan ng tamad na alipin. Pinabayaan niya yung kanyang talent. Binaon niya, hindi niya pinagtrabaho. Ha? Nagpapaisi-isi lang siya. Pabaya sa kanyang ministeryo, sa kanyang gampanin, sa kanyang gawain. Tamad, ayaw magtrabaho. Ha? Ang sabi nito, ang aliping walang kabuluhan, inyong itapon sa kadiliman, sa impyerno po. Diyan na nga ang pagtangis at pagngalit ng mga ngipin. Sa impyerno ang tinutukoy dyan, kadiliman. Bakit napunta doon? Kasi nga, tamad. Ayaw magpuri. Ayaw manalangin. Ayaw maglingkod sa Diyos. Patulog-tulog lang, mga kapatid. Pabaya sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Kaya ang bunga ng ating pagpapabaya ng katamaran ay kapahamakan, mga kapatid. Kaya ayaw ng Diyos na tayo po ay maging pabaya sa ating mga ministeryo. Itaas natin yung basa dito sa 26. Anong sabi dyan? Pinagalitan siya ng Panginoon. Datapot sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad, nalalaman mo ako'y gumagapas sa hindi ko sinasikan at nagaani doon sa hindi ko sinabugad. 28. Alisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento. Ayan. So anong kinahinatnan ng aliping ito? Sayang yung kanyang pagkakilala sa Diyos. Sayang yung talent na ibinigay sa kanya. Kaya ang sabi rin sana, binigay mo na lang doon yung aking salapi. Yung salapi, meaning talent, yung talento. Sana binigay mo na lang doon sa mga nangangalakan. Okay, nilagay mo na lang sa bangko na sana pagdating ko, at least, merong tubo, kumita yung aking salapi. Mga kapatid, ayaw ng Diyos na tayo maging pabaya. Maglingkod tayo ng puspusan. Malapit na dumating ang Panginoon. Ngayon pa ba tayo susuko? Ngayon pa ba tayo tatalikod? Ngayon pa ba tayo aayaw? Kung kailan, mga kapatid, malapit na. Nakapaglingkod na tayo ng maraming taon. Huwag na po tayong manghina. Huwag na tayong tatalikod. Magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Tumayo tayong lahat, mga minamahal, at tayo po'y umawit sa ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. At habang tayo umaawit, mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon.
Dalhin natin ang ating mga request, ang ating kahilingan sa mahal na Panginoon. Tayo po'y umawit, mga minamahal. Habang tayo maawit, mga minamahal, sambahin natin ang Diyos sa kanyang kabutihan, kagandahang loob sa atin. I feel that I'm so far from you, Lord. But still I hear you calling me. Those things that I want you, the memories of growth. Lahat po ay manalangin, mga minamahal. Tayo dumulog sa ating mahal na Panginoon. Ano man po ang ating mga request, ating mga kahilingan. Huwag nating kalimutan ng Diyos ay narito. Kasama natin, pati na ang panalangin ng man of God, ating beloved pastor. Narin siya na tumutugon sa ating mga panalangin. Kaya tayo po ay manalangin sa oras na ito. At ating dalhin ang ating mga kahilingan, ang ating mga request sa kamay ng Panginoon. At ay manalig at magtiwala na ang Diyos ay tutugon sa ating mga panalangin. O mamapagpalang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Mahal na salamat po sa iyong mga salita namin na pag-aralan sa araw na ito. O Diyos, sa iyong matamis na presensya sa paghipos sa aming mga puso. Salamat sa katugunan ng mga panalangin sa araw na ito. O Diyos, dalangin po namin na mamuli iunat may pagpalang kamay. Batid mo ang mga request, ang kahilingan ng mga anak. Tugunin mo ang aming mga panalangin, ipagkaloob mo ang mga pagpapala sa iyong mga anak sa araw na ito, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ito ba ang aming samod na langin in Jesus' name?
Amen and amen, mga minamahal. Ipatong yung mga kanang kamay sa inyong mga ulo at kaliwang kamay sa parte ng inyong katawan na naroon ng karamdaman. At sabihin niyo po ang pangalan ng karamdaman niyo. Kung yan ay ulcer, sabihin mo din niyo ka ng ulcer, lumayas ka, gumaling ka. In Jesus' name, meron kayong mga problema, taas yung dalawang kamay. At sabihin niyo, di mo niyo ng problema, malutas ka na. Lutas ka na, in Jesus' name. Kayo po ay may mga karamdaman. Meron po kayong pag-alinlangan, naroon yung panlalamig, panghina, panglulupaypay, mga kapatid. Ating pong palayasin sa makapangyarihang pangalan na Jesus, nating Panginoon. Tayong lahat ay manalangin o pumapagpalang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Malaban narito po kami sama-samang dumudulog sa iyo. Batid mo ang pangailangan ng mga anak, magiging kanilang puso, iyong basang-basa, Panginoon. Sa pangunang panalangin po ng man of God, ay malabid pastor o Diyos. Tugunin mo mga panalangin ng mga anak sa araw na ito. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sama-sama namin sinasaway lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ang binabandaw, demons of sickness, look, if you ask, but I have it, cast out in Jesus' name. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Di mo yun ang pag-alinlangan, panlalabig, panghina, panlulupaypay. Lahat ng mga pagsubok, mga problema, malutas sa makapangyari ang pangalan ni Jesus. Lahat ng mga pagsalakay, pag-atake ng demonyo, ng diablo, sa mga kapatiran, sa aking pamilya, sa mga manggagawa, sa gawain ng Diyos, kay mga giba, kay mga wasak, in Jesus' name. Be destroyed in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Tayo na tayo tumayo, mga kapatid, at tayo po'y tatalon tatlong beses. Sabihin ko ang hallelujah, praise the Lord. Bilang pasalamat, narin na po ang katugunan ng ating mga panalangin. Ang kinin po natin, huwag po tayong magduda. Pasalamatan natin ang Panginoon na narin ang katugunan ng ating panalangin. Tayo po'y tumalon tatlong beses, kasabay po ang hallelujah, praise the Lord. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kaminamahal. Salamat. Praise the Lord, purihin ang mga Panginoon. God bless po sa ating beloved ordained preacher, God Ayon. At mga minamahal, bago po sa ating mga announcement, tayo po yung manalangin para po sa ating ipagkakaloob ng ating mga pledges. Dearest Heavenly Father, in the name of our dearest Jesus, we thank you, Lord, hallelujah, for this opportunity na kami makapagbigay ng aming mga pledges. Pagpalain mo pong patuloy ang bawat sa amin.